So, ang pag-uusapan natin sa video na to ay tinatawag natin na Carnot map. Okay, sometimes tinatawag natin siyang K-map para mas maikli. Now, ang K-map sa Boolean algebra, pares lang naman ang objective niyan. Yan ay para sa gate minimization. Pag sinasabi natin na gate minimization, sinisimplify natin ang Boolean function tapos Boolean expressions para kumonte yung mga literals or variables sa isang function. Okay? So, mas konti yung variables, mas konti yung literals, mas konti ang pyesa, at mas simple ang connection natin. Okay? So, mag-umpisa tayo ngayon sa two-variable na K-map. So, sa two-variable K-map, meron tayong x, y, okay, as our variables. So, ang possible combination ng inputs natin dito or values ay 2 raised to 2, di ba? So, yung 2 sa baba, yan yung binary. Tapos, yung 2 sa taas, yan naman yung variables. So, ibig sabihin, that is 2 raised to 2 is equal to 4, di ba? So, 4 combinations. 0, 0, 0, 1, 1, 0, tsaka 1, 1. Okay? So, ito yung possible combinations ng x and y. Now, pag pinagsama natin yan, ang mabubuo natin dito ay yung tinatawag natin na mean terms. So, x prime, y, x, y prime, tapos x, y. So, makikita nyo na pag 0 yung value ng x and y, meron tayong prime na ilalagay sa literal or sa variable, di ba? So, dito sa pangalawang term, yung x lang ang may prime kasi siya ang 0. Kabaliktaran naman yan dito sa third term na y ang may prime. Now, ito, tinatawag din natin siyang M0, M1, M2, and M3. Small letter M means mean terms. Okay? Mean terms. So, anong kaugnayan ngayon nito sa K-map? So, ang K-map ay isang square. Okay? So, kung meron ka ditong apat na combinations, yan din ang makikita mong squares sa loob ng isang malaking square. Okay? Or rectangle. So, in this case, square pa lang kasi 2 by 2 siya. Now, i-assign natin yung left side as x tapos yung sa upper right naman as yung y. So, ang tinutukoy ng x na to ay yung rows. Okay? Meron tayong dalawang rows na kung saan ito yung mga possible na values niya. 0 tsaka 1, binary eh. So, yung y naman, ganun din. 0 tsaka 1 din, di ba? So, in other, representation, pwedeng sabihin natin na yung linya na to, okay, ay x prime, tapos ito naman na nasa baba ay x. Ibig sabihin yan, x is equal to 1, pag may prime, 0. And, iba naman pagdating dito sa taas. Ito yung y prime, ito naman yung y. So, kung maalala nyo yung elementary years nyo na multiplication table, kung saan nagkakaroon ng intersection yung dalawang values, yun ang magbibigay sa inyo ng product. Similar yan dito, di ba? So, x prime, y prime, ang first square natin will be x prime, y prime. Ito naman, x, y prime, tapos x, y. Okay? So, ito lang naman yun. X prime, y, ito yung mapuproduce nyo. X prime, y prime, ito yung mapuproduce, and so on and so forth. Now, in other representation ng diagram natin, pwedeng hindi variables ang ilalagay natin sa loob ng mga squares. Pwedeng yung mean terms mismo as designation. So, 0, 1, 0, 1. Ito, instead of x prime, y prime, di ba, that is M0. So, pwede mong sabihin na this is M0. And this is M1, M2, tapos ito naman yung M3. So, ito ngayon ang K-map. Okay? So, paano na natin gagamitin ang K-map? So, mag-solve tayo ng isang problem. Halimbawa, meron ako ditong f, okay, equal sa x prime y prime
plus x prime y plus xy. Okay? So, ito, pwede nyo itong isulat sa ganitong format, fxy, isip mo saan ganito ang form niya. 0, sum of min term siya eh. 0, okay, so this is 0, 1, kasi x prime, ito wala. So, that is 1. And then, sa pangalawa naman ay 3. Okay, 0, 1, 3. Okay, kung ipa-plot ko yan ngayon dito sa diagram, okay, or dito sa map, K-map, if this is xy, 0, 1, 0, 1. So, di ba, this is M0, M1, M2, M3. So, ito, these are just M0, M1, M3. Okay? So, M0, maglalagay tayo ngayon dito ng 1. Ibig sabihin, present yan, yung combination na yan. Okay? So, ito naman, M1, so present din siya. And then, last is yung 3. Okay? So, this is M0, M1, M3. So, yung remaining, kung saan wala, you just simply put 0. Okay? So, kompleto na. So, that is the first step. Now, the second step is gagawa tayo ngayon dito ng grouping. Okay? So, yan, pinaka-importante yung paggawa ng group. Ano ibig sabihin ng group? Ang group ay, i-identify natin dito yung mga adjacent na mga ones, tapos i-group natin sila into 2, 4, 8, 16, 32, and so on and so forth. Pero dito, ang pinakamaraming member lang naman ng group ay 4. Kasi you only have 4 squares, di ba? Kaso bawas na nga eh, yung isa 0. So, ang pwede na lang natin dito magawa na group ay tigda dalawa. By the way, ang grouping natin can only be vertical or horizontal. Wala ditong diagonal. So, in this case, kung titingnan nyo, pwede ko itong pagsamahin itong dalawa, di ba? So, isang group yan. Okay? So, another group na pwede ko dito magawa ay itong pababa. Okay? So, sa pababa na yan, titingnan nyo, nasa anong column ba siya? Di ba this is? Okay? This is y, di ba? Okay? So, makikita nyo dito na itong column na to ay y. Okay? Tapos, itong row naman na to ay ang nire-represent niya ay x prime, di ba? As ito, y tsaka x prime. So, pag pinagsama nyo yan, f is now equal to, okay, so palitan ko ito. F is now equal to x prime plus y. Okay? So, yan ngayon ang k-map ng dalawang variable. Ito yung original na function, tapos ito yung simplified form niya. Okay? So, from 6 literals, 3 terms, ang result natin ay dalawang terms, tapos dalawang literals. So, yan ang maganda dito sa variable, dito sa k-map. Okay? So, yun. Now, paano nga pala kung halimbawa ay yung problem natin ganito? Okay, so, for example, nung plinat natin yung mga terms, okay, yung kinalabasan ay ganito, 1, 1, tapos itong dalawang to, 0, 0. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng i-group kasi hindi naman pwede ang diagonal, di ba? So, ito, wala siyang ibang adjacent na 1, so nag-iisa lang talaga siya. So, yun na yun. Wala ka nang magagawa doon. Ibig sabihin, kung ano yung function mo, kung makikita nyo dito, I think this is x prime, y prime, plus x, y. So, yun na talaga yun. Wala na siyang simplified form. Okay? So, di mo na siya pwede pang masimplify. Okay? So, yan ay para sa two-variable k-map. Now, proceed tayo ngayon sa three-variable k-map. Okay, so madali lang naman siya, di ba? So, sa three-variable k-map, so you have two binary numbers, three combinations ng variable, so you have 8. Ibig sabihin yan ay 8 squares. Okay? So, sa
Example natin, ganito yung kalalabasan ngayon pag 3 variable came up. Okay? So, makikita nyo dito, meron kang 8 squares. Okay? So, ito yung x, halimbawa, tapos meron ka naman dito y and z. Okay? So, 1, 2, 3 variables, x, y, z. Yung x natin dito, since nag-iisa lang naman, ganun pa rin, it's either 0 or 1. Diba? So, yung 0 or 1 na yan, ang nare-represent niya ay x prime, tapos x, respectively, itong buong linya na to, x prime, itong buong linya naman sa baba is x. Okay? So, how about dito sa taas? So, sa taas, kung titingnan nyo na maigi, meron talagang dalawang variables. So, ang variables natin dito will be, magkakaroon ng value na 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0. Now, bakit ganyan ang arrangement? Hindi niya sinunod yung x, y, z, f na 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, okay? Tapos, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. Okay, so hindi niya sinunod, no? So, paano ngayon to? Kasi kung titingnan niyo dyan, okay, so this is okay, sandali. This is x prime, y prime, z prime, x prime, y prime, z, x prime, y, z prime, x prime, y, z, x, y prime, z prime, x, y prime, z, and x, y, z prime, tapos x, y, z. Okay? So, this is m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, and m7. Okay? So, ito yung designation. So, ano ba yung sinasabi ko dito na hindi magkakasunod-sunod? Now, kung sa y, z lang, okay? So, kung y, z lang ang pag-uusapan, kung yan ay i-extract ko, itong part na to dito, i-extract ko siya, tapos ipa-plot ko siya dito, parang ganito yung arrangement niya. 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0. So, diba, this is 0, kung yan i-add ko, that will be 0, this is 1, this is 3, and this is 2, diba? Kung binary yan, i-convert ko sa decimal, ito yung kalalabasan niya. 0, 1, 3, 2. So, bakit hindi siya 0, 1, 2, 3? Now, ang simpleng sagot dyan ay, meron kasi tayo ditong sinusunod na pattern sa pagki-came up ng tatlo at higit pa na variables. And that is, ang flow ng inputs ay ang sinusunod, gray code. Okay? So, gray code. Ano nga ulit ang gray code? Nadaanan nyo na to dati. Ang gray code ay ang transition ng binary ng mga bits natin should only be one at a time. One bit at a time. So, ibig sabihin, kung titingnan nyo, 0, 0, etong 0, yung 0 nyo dito, mag-change siya into 1. Okay? Yung isa will remain. Now, ito, kaka-change niya lang, hindi siya pwede mag-change ulit, di ba? So, yung isa ang mag-change. So, ito. From 0, magiging 1, and this one will just remain. So, pagdating naman dito, ito will remain, and then the other one will change from 1 to 0. That is gray code. Okay? Now, lagyan natin sila dito ng value. Instead of using this, kasi masyado ng marami yan, okay, masyadong mahaba, I'm just going to use the designation. Okay, so this is M0, this is M1, M3, M2, and ito naman yung M4, M5, M7, and ito yung M
6. Okay? So, kung halimbawa meron akong problem, tapos yung Boolean function halimbawa ay, okay, so pang ilan na ba to? I think this is second. So, f, for example, ay equal sa x prime, y prime, z, plus x prime, yz, plus x prime, yz prime, plus xy prime z plus xyz. So, ano ba tong mga to? Okay, so, palitan natin. So, this is equal to 1. This is 3. Okay? So, yung mga magkakatabi ng mga walang prime, yun lang ang lagyan natin ng value. So, this is 2. Hindi siya arranged. So, this is 5. And this is 7, right? So, ibig sabihin pala, yung problem pala na to, pwede kong isulat sa ganito. Sum of mean terms din naman eh. Okay? So, this is 1, 2, 3, 5, and 7. Diba? Okay. So, paano ko ngayon ito i-simplify? So, kung halimbawa may map ako dito, okay, so, okay, so this is ito. Okay. So x, y, z, 0, 0, 0, 1. Okay, 0, 1. 1, 1. Okay, 1, 0. And 0, tapos 1. Okay, so 1. Okay, yung M1 natin ay ito. Okay, this is M2, M3, M5, and M7. Halimbawa ito. And the rest are 0. Okay? Okay, so next step ay igugrupo natin. Okay? So, di ba 2, 4, 8, 16, and so on and so forth. So, ito, kung makikita, 1, 2, 3, 4. 4 silang adjacent. So, napakadali, no, na ito ay mapipili ko talaga as a group. Okay? So, another group na pwede kong magawa dito ay, ito, meron ako dito isang adjacent na 1. Okay? So, ito, kahit na nagamit na siya, since meron pa ako ditong katabi na hindi ko pa naigugroup, pwede ko pa yan ulitin na gamitin. Okay? So, yun na. Halos lahat na sila naigroupo ko. So, ang nabuo ko dito ay dalawang groups lang. Ang tawag nga pala dito sa bawat isa dito ay prime implicants. Okay? Prime implicants. So, i-identify na natin kung ano ba ang mga variables na nagre-represent dito sa groups na to. Now, pag halimbawa yung mga value nagpo-fall sa x tapos x prime, halimbawa x prime, x, tapos y prime, y, and so on and so forth, automatically, hindi na sila magiging part ng resulting na function. Okay? So, halimbawa ito, meron kang dalawang 1 sa x prime, tapos meron ka rin dalawang 1 sa x. Diba? So, di ba may property tayo sa Boolean algebra na x plus x prime, magka-cancel sila, magiging silang 1. Diba? So, tatanggalin mo na yun. So, sa problem na to, walang x na mabubuo dito sa green na to. Okay? So, hindi nakasama ang green. So, ano na lang? Ano ba yung common? Now, kung titingnan nyo, may y prime ako dito, tapos ito, may y din ako dito sa kabila. Diba? So, since meron akong y, tapos y prime na nakasama sa grouping, i-eliminate ko na yung y sa grouping na yan. Okay? So, ano na lang ang natitira? Yung z na lang. Okay? Kasi, z man lang ang common dito sa buong group na to. Ano? Yung group na to dito sa green, meron kang x, x prime, so eliminated na agad ang x. Meron kang y prime, so eliminated na ulit yung y. So ano lang dyan ang walang complement. So yung z lang naman, di ba? So yung buong green na yan,
ay equivalent sa Z. So pagdating naman dito sa kulay sa ano sa blue, okay? Saan siyang row nakalagay? 'Di ba sa X prime? Okay? So since sa X prime 'yan, ang sunod naman ngayon ay ano pa ba dito sa dalawang 'to ang common? Okay? Na walang complement. So ito Y din, 'di ba? Y. Pero ang katabi nito ay Z prime. So Z prime, mawawala yung Z, ang matitira ay Y. 'Di ba? Kasi yan lang ang common dito, yung Y. So magkakaroon ako ngayon dito na Y. So yung buong blue na to ay represented ng dalawang variables. So mapapansin niyo na mas dumadami yung member ng groups, mas kumukonti yung literals. So ang sagot natin ngayon dito ay yung sum lang naman ng dalawa. So this becomes X prime Y plus Z. I-add ko lang naman yung dalawang. Okay? So napakadali. So yan ang para dito sa three variable na tema. Okay. So another example, F is equal to X, Y, Z. Okay, may prime yung tatlo, plus X, Y, Z. Okay, prime. So meron ako ditong apat na minterms. Okay, so ang minterms na to ay 0, 2, I think this is 5, and this is 7. Okay? So, pag yan imamap ko na dito, okay? So, okay? So, this is X, Y, Z, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, and 0, 1. Okay. So, una ay 0. Okay? Ay, mali. Una ay 0. So, maglalagay ako ngayon dito na 1. Okay? Ibig sabihin present yung 0. Ano? So, yan. Next is 2. Ito yan. Sunod ay 5. Ito. And then, last ay 7. Okay? 1, 2, 3, 4 minterms. 1, 2, 3, 4 minterms. Okay, so the rest, I'm going to put 0. Okay, so ito ngayon. Pag igugrupo ko na to, ito napakadali, no? Kasi pagkatabi sila eh. Oh my God. Bakit ito lumagpas? Okay. Pero, ang pangalawang grouping, kung titingnan nyo, ando doon sila sa magkabilang dulo. Pero, sa K-map, considered pa rin yan. Okay? Ibig sabihin yan, para siyang naro-roll yung edges niya. Pwede mo siyang i-roll. Okay? Ibig sabihin, ito, connected yan dito. So, ibig sabihin, pwede mo siyang i-group. Okay? So, para yan dito sa problem na to. Now, kung titingnan nyo, nasa linya siya ng X prime. Diba? Nasa linya siya ng X prime. Ano ngayon ang common dito sa column niya? Ang column niya, ang common sa kanya ay yung second variable. Kasi parehas na 0. Ano ba yun? So, this is Y prime, Z prime, Y and Z prime. So, yung Y, Y prime, eliminated na yun. Pero yung Z prime, common sa dalawa. So, that is X prime, Z prime. Pagdating naman dito sa baba, meron tayong X, kasi anti dito siya sa X. Okay, 1. X lang, walang prime. Ano ngayon ang common dito? Okay, ang common ngayon dito ay yung, ano na naman, yung second literal. Okay? At ang second literal natin ay Z. Okay? Never mind the first literal, kasi this is Y prime tsaka Y. Magka-cancel silang dalawa. Diba? So, this is Z. Therefore,
Ang function natin dito, ang resulting function natin ay x prime z prime plus x z. Uy, may mali. Ba't ito nilagyan ko dito ng prime? So, wala yung prime. Okay? So, ito ngayon ang simplified function natin sa original na function na to using Kmap. Okay? So, that is problem number 3. Okay? So, last problem dito sa ano, sa 3-variable Kmap, baguhin natin yung paglalagay ng values. No? Instead of using 0, 0 and 1, ilagay na lang natin mismo yung literal. So sa example number 4, kunwari meron akong function na f is equal to y prime z prime, okay, plus x prime y z prime plus x, y, z prime plus x, y prime, z. Okay. So, meron ako dito. Ito. Okay, so iba ang gagamitin ko. So, ito, understood that, that is x, y, z pa rin. No? So, dito, instead of 0 tsaka 1, ang gagawin ko, ilalagay ko dito x prime. Ito naman ay x. So, pwede mo kasi itong gamitin. Ito naman, y prime z prime. Kasi 0, 0, di ba? Ang sunod dito ay 0, 1. So, y prime z. Tapos, y z and y z prime. Di ba? So, that is 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Tandaan nyo lang na yung mga, may mga prime, yan yung mga zero. Okay? So, imap na natin. Ang tanong ngayon dito ay, sir, ano po ba ang gagawin dito? Kasi, dalawa lang na literal siya. Di ba? So, kung titignan nyo na maigi, y prime, z prime. Saan ba yung y prime, z prime? Di ba yung buong row na to? Ay, yung buong column na to? Di ba? Y prime, z prime. Ibig sabihin yan, kung yung buong row, column na yan, lagyan mo na agad siya ng 1. Okay? Kasi wala siyang x na kasama dito. Ibig sabihin kasi, present yung 1, magpa x prime or x siya. Diba? Na-eliminate yung variable na yun. Or yung literal. So, yun yun. Ito naman, x prime, y, z prime. X prime, itong linya na to. Tapos, y, z prime. Ito, sa dulo. Okay? X prime, y, z prime. So, check na to, check na to. So, ito na lang. X, y, z prime. X, y, z prime. So, ito, kung saan sila nag-intersect. And then last, you have here, x, y prime, z. So, ito yan. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung kompleto, yung literals na minterms, isang square lang ang na-occupy nila. Pero pag kulang yung literal sa minterm or sa term, madami silang na-occupy. In fact, dito dalawa ang na-occupy niya. Okay? So, the rest dito will be zero. Now, kung titingnan nyo na maigi, itong nasa baba, pwede mo na yan i-group. Kasi wala naman na siya ibang katabi. Hindi naman pwedeng ganyan, ano? Pa letter L. Hindi naman pwede. Kasi tatlo na yun eh. Di ba? Ang grouping natin ay 2, 4, 8, 16, 32, and so on. So, kailan ba magiging 16, 32? Yeah, pag, ano na, pag 2 by 2. Okay? Ito naman pag 2 by 3. And so on and so forth. So, eto. Then, how about itong mga nasa edges? Di ba nabanggit ko kanina na eto, itong mga edges na to, they are somewhat connected, no? So, ibig sabihin, pwede ko siyang i-group. Okay, so, pwede ko siyang i-group na parang ganito. Okay? Okay, so ito, i-group ko siya. Okay? So, para sila isang bilog dyan na may apat. Yung kulay blue natin, parang isang bilog na may apat na one sa loob.
Okay? So, ano ang nire-represent niyan? Since nasa x prime tapos x siya, ibig sabihin wala nang x yung term na to. Diba? So, ano na lang ngayon ang common dito sa column? Yung y may complement, y prime. So, ang natitira na lang ay z prime. Diba? So, ibig sabihin yung buong kulay blue na yan ay puros lang z prime ang tinutukoy niya. Okay? Samantalang ito naman, nasa linya siya ng x, di ba? Pero hindi buong x kasi ito lang ang na-occupy niya. Ang tanong ngayon ay, ano yung common dito sa dalawang columns na to? Di ba yung y prime? So, therefore, ito ay y prime. Okay? Y prime niya. So, itong dalawang to, pag pinagsama ko, magiging x, y prime. Okay? So, mali yung dinapuan. Okay? So, that is x, y prime. Okay? So, ito, tapos, ito. Therefore, yung function natin na to, sa problem number, sa example number 4, ay equal sa z prime plus x, y. Okay? So, ito yung simplified function natin para sa problem na to. Okay? So, tingnan natin kung parehas. Okay? So, hindi naman, no? Same thing dito. Okay? So, dito yung z ang may prime, samantalang dito naman sa naunang example, yung x ang may prime. Okay? So, yun ang three-variable kema. Okay? So, sa susunod na video, mag-proceed tayo sa four-variable kema. Hanggang sa makarating tayo sa five. Okay? So, sa susunod ulit na video.